guys, kumusta? Ayan. Ito mga ano, ito ang gagawin natin ngayon. Magtanim ng mga bagong punla na ano, halaman. Itong mga halaman na ito guys, galing ito sa ibang bansa, okay? Ganyan na siya nang dumating dito, ayan. Pero, isi-save natin yung lahat, okay? Itatry natin yung isi-save. Ito sigurado ito mabubuhay pa yan. Ito, cymbidium. Iba't ibang kulay daw ito ng cymbidium. Pinadala ito ng ano ko, auntie ko. Ayan. Iris. Ito, iris. Ayan. Yung iris. Ayan. At saka ito. Ito, guys. Iba't ibang kulay nito. May light yellow. Ayan. May purple. Yan, nilagyan talaga yan ng ano, ng pangalan dyan, purple. Ano ito guys, family pa ito ng ano, parang ano ito eh. Asa na yung pangalan? Para siyang dragon fruit, pero yan, malalapad. Yan, malalapad. Malalapad yung dahon niya. Yan. Isi-save natin ito guys. Iba't ibang kulay ito dito. Tsaka ito pa. Yan, ito crab cactus. Yan, iba't ibang kulay din ito. Yan, may zigzag. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan ito, pero unique siya. Yan guys, oh. Maganda siya. So, itatanim natin ito lahat doon sa nursery. Kaya aayusin natin yung nursery natin para ano, doon natin ito itanim. Kasi hindi naman ito kailangan talaga na ano, na diligan ng diligan. Okay? Iano muna natin ito. Isi-save natin ito doon sa nursery. Okay guys, papakita ko sa inyo mamaya yung nursery. Okay guys? Okay guys, so nandito tayo sa ano ngayon, sa nursery namin. Luma na kasi itong nursery namin guys. Actually, tinaniman ito namin ng ano, ng mga gulay nung nag-start yung pandemic. Tapos, ayan na, tapos na namin hinarvest. Ang itatanim natin dito guys is itong mga cactus. Ayan guys, nalinis na namin ito kanina. Yan dyan. Yan lahat itatanim natin yan dito. Yung mga sansevieria, cactus, ayan. Kasi lumalaban sa init itong mga cactus guys. Dito kasi sa ano, sa nursery, pag tag-init talagang mainit talaga. So hindi siya pwede lagyan ng mga ornamental plants. Maliban na lang kung sasapawa namin yung ano nito, ng net na ano, yung itim. Pero dahil ang purpose is ano, paramihin yung mga cactus. Ayan, mga common lang yan na cactus guys, pero pag dumami kasi yan, maganda din yan tingnan. Ayan, kaya wag nyong isnabin yung mga ano, yung mga cactus ninyo na mga common, kasi pag dumami yan at saka pinagsama-sama mo yan, magandang tingnan yan, pwedeng pan landscape. Okay guys, ayan. Meron pa doon sa kabilang garden. Marami pa doong ililipat natin dito. Pero ito na muna ngayon. Ayan. Kaninang umaga kami nag-start, naglinis. Hindi ko na binidyo. Kasi walang hahawak doon sa video. Dalawa lang kami ng mama ko ang nagtrabaho. Ayan. Matagalan tayo. Ayan. Kaya nilinis na muna namin. Tapos yung mga ano, yung mga halaman na galing sa US guys, yung mga ito, ayan, tagal kasi, dalawang buwan sa ano, sa loob ng box, ayan, pero mabubuhay pa ito. Ito dito din natin sila ilalagay kasi hindi natin sila kailangang diligan kaagad. Hahayaan muna natin ng mga 2 to 3 weeks, ayan, para makarecover sila. Ayan, mga yan, ito, ayan.
Tangkay na lang yung naiwan, guys. Pero, mabubuhay pa ito. Sinave na namin ito. Ayan. At saka yung mga, ano, yung tawag nito, aloe vera. Ayan, yung octopus na aloe vera dun sa kabilang garden, kasi marami na siyang, ano, babies. Ayan. Tinanggal na natin. Ililipat natin sila dito. Ayan. I-arrange natin ito, guys. Ayan. Tapos yung mga ililipat natin dito, yung mga ibang halaman din na ano, na gusto din sa init. Pero hindi naman talaga ito, ano talaga, mainit talaga dito. Pag ano lang, pag tuwing summer talaga, medyo ano kasi nag-ano yung, ayan, ganyan lang yung nilagay namin, guys, yung UV na ano. Okay, guys, so uumpisahan na natin yung i-arrange yan ngayon, itatanim, kasi ready na para ano, para bukas iba na naman, kasi hindi lang ito, hindi ito kayang trabahuin dito ng isang araw lang, guys. Ayan, guys, siguro mga 1 week yan, mahigit. At kalaunan mapupuno din ito ng bulaklak dito, guys, kasi marami pa kaming ililipat ng mga halaman na puno na kasi doon sa kabila. Masyado nang crowded, kaya yung mga mahilig sa ano, yung mga halaman na gustong-gusto sa init, ililipat na namin dito. Iiwan lang namin doon yung mga ano, kasi ibang net din yung ginamit namin doon, at saka hindi siya masyadong natatamaan ng araw. Okay, guys. So, uumpisahan natin yang ayusin, guys. Okay? Para may lagay na naman natin yung iba pa nating itatanim dito. Yeah, mostly mga ano yun, guys, sansevieria at saka cactus. Ayan. Mostly yan, mga sansevieria at saka cactus. Ayan. Ayan. Kasi pag itanim natin ito sa lupa, sigurado mabilis ang paglaki nito, guys. Ayan. Ayan. Kasi gustong-gusto ko talaga yung mga cactus na ano, na lumalaki talaga, guys. Kasi maganda silang tingnan pang landscape. Ayan. Umpisahan na natin, guys. Kung napapansin niyo, guys, ayan, malakas yung hangin. Masarap dito kasi tambayan. Ayan. Kung napapansin niyo, guys, tuyong-tuyo talaga yung lupa. So, okay lang yun kasi cactus naman ang itatanim natin dito. So, hindi nila kailangan na diligan araw-araw. So, weekly yung magdilig tayo dito. At saka mainam yun. Pag nag-transplant tayo ng mga tanim natin na cactus, ayan, sansevieria, yan, okay lang yung tuyo talaga yung lupa. Okay, guys, tapos hayaan natin mga 1 week ganyan, saka natin diligan yun sa may mga ugat na. Pero yung mga walang ugat, syempre hayaan natin ng mga medyo matagal-tagal. Okay, guys, para ano, mas maka ano siya, maka-recover, mas maka-develop yung roots. Kasi pag laging basa yung mga ano, guys, yung cactus o yung mga sansevieria, namamatay. Ayan. Ayan, guys. Ayan ang gagawin natin. Maglipat ng mga ano, ng mga cactus, mga tanim na ito. Kasi puno na yun sa kabila, guys. Tsaka, hindi ito pwede. Kasi, ano, palaging umuulan. Baka masira lang yung lahat ng mga cactus, mamatay. Wala na tayong ano, wala na tayong pagkukuna ng punla. Kasi ang purpose nito is padamihin dito para gagawin natin mga mother plants, para yun yung kukuna natin ng mga punla. Okay, guys? So, yan. Umpisahan natin.
Thank you.
Tanim na natin yung mga malalaking cactus. Yan. Malakas yung ulan, guys. At least kahit papano, hindi na sila palaging nababasa o nauulanan. Kasi nalipat na natin. Ayan. Yun namang sansevieria. Taniman natin ang sansevieria dyan. Okay. Mga sansevieria yan dyan, sansevieria. Ayan, kasi pag umuulan, medyo natatamaan siya, konti lang naman na na ulan. Ayan, guys. Doon. Hanggang doon sa dulo. Ayan, sansevieria. Ayan, guys. Okay. Tapos sa kabila. Ayan, sa kabila. Ayan naman yung itatanim natin. Okay, so continue tayo. Thank you.
trabaho natin sa maghapon. Ayan. Hindi pa tapos. Ayan. Pero at least natanim na natin yung mga cactus at saka yung mga sansevieria. Ayan. Hanggang dun sa dulo, guys. Nataniman na natin. Okay. So, hindi pa siya masyadong ano, ma-arrange. Pero matatapos din natin ito. Kailangan natin ito mga 1 week. Mga ano natin ito. Mga 1 week. Maganda na itong ano natin, guys. Yung nursery natin. Okay. So may mga itatanim pa tayo. Meron pa tayong hahakutin dun sa kabilang ano. Kabilang garden. So ililipat natin. Marami pa tayong itatanim, guys. Ayan. At least natanim na natin yung mga ano, yung priority talaga natin is yung mga sansevieria muna tsaka yung mga cactus. Ayan. Ayan na, guys. Ayan. Okay. So, see you next time, guys, para sa ating susunod na post sa part 2 nito, continuation ng ano natin ito. Okay. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to subscribe, like, comment, tsaka share na rin po. Isisingit ko na rin dito yung ano, yung mga nanalo nga pala doon sa ano, sa raffle natin na Monstera Deliciosa. Okay, naipadala na natin yun, kaya isisingit ko na dito. Tsaka ano, magra-raffle ulit tayo, guys. Malapit na ano, malapit na matapos yung buwan ng January, kaya magra-raffle ulit tayo. Okay, so thank you nga pala doon sa mga subscribers natin. Umabot na po tayo ng 1,000, mahigit 1,000 subscribers. Maraming salamat sa inyo, guys, sa pagsubaybay at pag-support ng ating channel. Ayan. Tagang salamat, guys. Abang kayo sa marami pa nating mga post. Kaya, okay, guys. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you. God bless. Daghang salamat. Salamat naman, no? Pero magbayad sa likuan. Ikaw niya. Niya, ang sabot niya kami. Ayan na, guys, pinadala na namin yung ano, yung nanalo sa raffle natin. Ayan na. Ayan na, guys. So, dala natin kasi yung tatlo, nandito lang sila malapit. So, pick-upin lang nila yun.